Hello guys, welcome to my channel, Mariel Tolosa TV. And today, yan, anong oras na? Napaka-special po ng araw na ito. 3:07, Monday, November 4. Ayan, mark this date. Ayan, kasi ito yung isa sa mga pinaka-special na vlog for me. Kasi finally, may napapayag po ako na no, mag-guest sa aking vlog. Diba, lalo ko na nag-guest dito. Nag-guest ko na si Consuelo Carla. Nag-guest ko na yung kaibigan ko, financial advisor from Los Baños, si Miss Marie. Nag-guest ko na ang Westwood Garden, si Ma'am Mirna. May-ari ng Frontline Ministry, si Ma'am Dodds. And ngayon, mayroon akong special guest this afternoon. Ayan. Ayan. So, mag-insert ako ng mga clips dito, guys. And then, stay tuned in my channel and don't switch off. Ayan guys, wala niya suspense. Ayan guys, kasama ko po ngayon si Mr. Wilbur Torosa, ang aking nag-iisang husband. So mag-hi ka naman sa channel ko. Mitig pa hindi matuloy ito ha, yung vlog na to. So ayan, marami kasi nag-iintay na ano. Siyempre as a housewife, kailangan may husband ako, di ba? Yun yung content ng vlog ko. Matagal ko siyang niligawan para lang pumayag na lumabas sa vlog ko. And finally, tada! And ayan, introduce sa iyo, ito po yung aking husband. We've been married for 15 years. Ayan, medyo matagal-tagal na rin ako. And ayan, gusto ko makilala niyo siya. Bukod sa nakikilala niyo na ako. Siya ay, ano ba trabaho mo? Ano ba trabaho? Anong trabaho? Bakit wala ka dito lagi sa tabi ko? Hindi, isa akong OFW. At katrabaho ko sa construction industry as a safety engineer. So yun, advisor. OFW. Ay, OFW daw siya, safety. Ano ba yung trabaho mo ginagawa ng mga safety? Safety. Pwede, trabaho kasi ng safety. Parang implementation sa lang to ensure that all workers or everybody is safe at site. At nakakaroon kami ng daily inspection, monitoring, at so that's the cycle of the site. Routine na namin yung pag-inspection. So ibig sabihin, maraming klase ng pag-inspection kasi sa So pag insist ako dito, pero ibig sabihin ba na hindi pwede magpatrabaho ang nasa construction until hindi safe yung mga papasok doon ng mga tao? Hindi, kasi first of all, meron kami tinatawag na inductions. So bawat workers, bawat visitors nagkakaroon ng orientation or inductions prior to go to site. So binibrief namin kung ano yung mga risk hazards kasi hindi sila familiar sa area nyo. So yung layout, ibibigay namin sa site layout. So binibigay namin yung complete details ng site. For example, yung emergency access point, access, yung mga lifting areas, yan, yung mga highly hazardous areas, ina-highlight din namin. At kung saan sila pwedeng pumasok. So, yung security. Actually, yung site namin ay, ngayon, this site namin ay stadium. So, meron kami mga security guards. Katuwang namin sila sa pag-implement ng security and safety. Ang hawak ko ngayon, by now, ay 50 safety officers, not including the parang marami natin. Tinag-tinag kasama niya sa contractor namin. Supply na safety. Tapos, meron pa kami mga subcontractors ng subcontractors. So, most probably, mga 300 na mga safety guys. So, ibig ko sabihin dyan, kapag ka papasok, di ba nakalagay sa site, pag papasok ka sabi, safety first. So, pagpasok doon, hindi naka-safety shoes, hindi naka-safety vest, hindi naka-safety. Sama sa briefing yun, kasi meron kami yung holding area. So, binibigyan namin ng yung visitors induction, yung mga visitors, at separate yung site personnel inductions. So, different inductions yun, kasi different approach yung pagbibigay namin ng safety orientation or induction. So dahil yan yung trabaho mo, nagagamit mo rin ba yan sa pagpapamilya? Yung safety na natutunan mo sa site mo or sa trabaho, kinatrabaho mo, ina-apply mo ba yan sa
na i-apply ba siya sa family. Hindi, actually siya po yung ano, pag sa bahay, o kailangan nakalock yung ganito, naka-double check, ganun po siya. Yung parang aalis ka pala ng bahay, lahat ng risk, sinasabi niya, eh napaka, parang napaka-negative noon. Pero siya, ganun siya. Kailangan pag lumabas ka, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Lahat ng risk, sinasabi niya. So, sige, para matapos na po. Paano pag hindi sumunod yung mga nasa site tapos na aksidente? Hmm? Hindi, ano? Edi babay. Balik muna ako sa pamilya. So yun yung magiging daily routine ko, yung kagaya ng pag-assess. So sa pamilya naman, yung pag-ano na, actually hindi mo prepared yung pamilya natin. So kaya lang siguro marirelate ko, I can say na ano pa rin tayo, parang nag-struggle pa rin. Pero ang maganda lang, mas nagkakaroon na ng advance assessment kung ano yung pwede mangyari. So, for example, halimbawa sa bahay natin, diba? Mas naging advance na ako, for example, yung gate, okay lang nakalak, ganito, yung aso pala nakalak yung pinto ng aso para possible na buksan. Pero parang assessment, kasi parang ano lang yan eh, for example, itong baso. Nasa edge siya. Ano pwedeng mangyari sa kanya? Nakikita. Ayan. For example, ito. Itong baso, di ba? Nasa edge. So, pag napaka-taas ang risk niya para matabig, so pwede siya matumba. Di ba? So, ano pwede mong gawin control? Pwede mong ilagay sa gitna, na-reduce your risk. Di ba? So, yung type ng controls. Simple lang logic, pero pwede i-implement. Kumbaga. So, magkakaroon ka ng parang planning. Yan. Plano. Sa trabaho ko, nagkakaroon ko ng pre-planning. So, doon na pumapasok yung, siguro familiar yung mga viewers mo. Yung milang-milang viewers ko. Yung limang viewers, yung mga anak mo. Saan ba ako? Okay. So, meron kami tinatawag na, kasi ano ito eh, sa ISO ito eh, sa legal detail training namin, yung plan to check up. So, plan, do, check up. Yung continuous cycle. Yun yung ginagawa namin sa site. So, ini-implement namin yan. So, actually, mo lang document siya. Pero, yun ano eh, magmadaling mo na siyang money. Parang, dire-diretso na siya. Kasi may experience ka na kaya na siya implement. Ayun. So, yun. Ano ba? Ayun, ano siya na parang natanong sa seminar nito. Pero yun, binigyan niya tayo ng ano, ng parang brief background kung ano yung ginagawa niya, bakit siya malayo sa akin. So yun ang trabaho niya sa abroad. He is a safety and an advisor. Ayan. So ngayon tama na yun kasi masyadong mag-boring, hindi nila maiintindihan yung mga trabaho na yan. So nakita natin na nagagamit naman pala. Actually, any job nagagamit siya. Maraming klase naman. Lalo na yung safety, kasi talaga naman lahat tayo kailangan natin ng safety. So, para mag-end, bago tayo mag-end, kailangan dumaan ka muna doon sa ginagawa ko pag may in-interview. Ito yung tinatawag na passport. Bibili ka lang dito. Kunyari, pag sinabi mo chocolate or candy, sasabihin mo lang, anong gusto mo, chocolate or candy. Bibili ka naman isa doon. Hindi pwede, hindi ganon. Sige, sasabihin mo tubig. So, ilang question lang to, tapos sasagot lang siya. And then, mag-end kami mamaya. Ito. So, ready ka na for the past talk, ha? Ayan. So, chocolate or candy? Bangan niya kayo yung bunda. Bilis? Oo. Wala akong gusto niyan, diet ako. Pwede mong wala? Isa lang. Kunyari, ano lang. Sige, dark chocolate. Dark chocolate talaga. Dark chocolate po siya. Coffee or juice? Wala, hindi ako nainom yun. Tubig lang din siya. Tubig or water. Ano mo tanong mo? Anong layo? Ito. Ang pakasungit ito. Again, car o ano? Car o motor? Car ako. Motor. iPhone or Samsung? iPhone. Apple or Orange? Apple or Orange. Ano na lang? Orange. White or black? White or black? White. Left or right? Right. Pants or shorts? Patuloy. Bilis! Short na lang. Pantalo na lang. Pants. Oh, shirt or polo? Saan polo. Sa mahilig? Polo o shirt? Polo na. Ayan, naman. Okay. Ayan, so,
Ito, last question. Lights off or lights on? Pwede yung hindi. Hindi, joke lang. Hindi sila sagot yan. So, konti lang to. Dapat mahaba to. Medyo mahinipin. Kanina naman, hindi tumitigil. So, konti lang to siguro. Ito lang yung first time. Matagal na to bago masundan kasi paalis na rin siya. But anyways, bago kami mag-end ng vlog, gusto ko lang na, ano, na before mag-end ng vlog na to, is, ano, gusto ko magpasalamat sa kanya. Kasi napaka ano, goal-oriented. Hindi niya alam yun kasi sinasabi sa kanya. Nagawa ko na yung ano eh, sa bahay. Yung gusto niya lahat, kaya goal-oriented. Inetsaka yung lahat ng pangarap ko siya yung tumupan. Magpa-umpisa doon sa pinakamaliit na pangarap ko, nasa pinakamaliit na pangarap. Pangarap na between. Ayan. So, ayan, gusto ko mag-thank you sa kanya. Ayan. So, enjoy ko kasi mag-vlog. Hindi ka pwede mag-vlog. Hindi ka kakatuwaan. Kasi napaka... Hindi, gusto ko ibahan sa safety. Ang gusto ko. O pwede yung gagawa kita na sarili mo channel tungkol lang doon. Maiksi. Maiksi yung talk mo sa safety. Pagka ano, marami kasi. So gagawa ko siya ng channel kapag ka nagano na siya ayaw dito ng for good. Baka ano, maging katulad siya ni Chinkitan o kaya ni, ano, ni Go. Sino nga pa yun? Ni Go? Sino? Yung lagi siya nagsasalita lang tungkol sa mga ganyan. Saan dami nag, ano, naghahanap sa Facebook niya, sa YouTube niya. So ayan, hindi po madali na ayain to ng pumayag na mag-vlog. Pero ano, na-appreciate ko yung, ano, yung effort na yan. Yung ginawa niya sa lamin yung aking camera. Ayan, so, parang ang tama-tama ako dito. So, mag-like na kayo. Wala po siyang kasweet-sweet sa katawan. Ganun lang po talaga siya. Robot ako. Ayan. So, ano, magbabay ka na sa channel ko. Ayan po, maraming salamat po sa aking channel. Nawa po ay nag-enjoy kayo. Ano ba yun? Paalis na po ako. Tapos po na. Sabayan. Susundo po kami ng aming mga anak. So, ayan, maikli lang to, pero yung ano doon, yung pinakang maganda dito is hindi naman dahil kung ano yung ilalabas, kung ano yung content, ay kung ano yung magiging topic namin today, but ako as a vlogger, parang minahal ko na yung pag-vlog. And part of being a vlogger is makilala nila yung buong pamilya mo, yung sarili mo. Kasi yun yung minamahal sa mga vlogger. Na parang hindi mo inilalayo kung ano yung personality na meron ka doon sa channel na inilalabas mo. So ako, I'm so happy na pumayag siya finally na ilabas yung mga anak ko, tsaka siya. Siguro someday gagawa pa kami na mas magandang vlog together with my family. And this is the first step. Sabi ko nga, ano talaga siya, kumbaga, hindi madaling mapapayag to eh, lalo pag mga ganyan kasi siya napaka-private person. Hindi ko siya katulad na ano. Hindi, mag-vlog din ako. Madali, mag-ano na ako. Mag-targaw dun. Invite? Oo, invite ko kayo. Alam ko hindi kayo sa gaya ng industry ko, pero nagawa ko ng channel na ang content ay safety. Puro safety ako. Yung mga gusto mag-safety. Parang magkakaroon na sila ng libreng seminar. Oo, seminar pwede. Pero may bayad. Tapos, kung magkano sa akin ng safety, pwede kong i-discuss yan. Tapos, meron actually, meron na kailangan daming exam. Kasi requirements, the more na may training ka, the more na, din yung binabayaran niyo sa amin. Hindi yung ano lang yan, parang, karagdagan lang yung natapos mo. Pero sa trabaho ko, more on training. May last question ako. May last question ako. Sige. Are you happy? Humugot ka naman. Sort of. Happy, oo. Yung pinakamasaya. Hindi na ako happy. Pinakamasaya kong video. Ah, ito pinakamasaya. The best. Ito yung pinakamasaya. Bakit? Wala, hindi ka na-enjoy eh. Halit. Sa'yo lang nag-enjoy eh. Kaya masaya ako. Hindi ganun masaya ako pagka sila. Lahat binigay nila sa amin, in fairness. Pinapalakpang yun. Thank you for being a good provider. Wala na naman. Being a good son. Being a good daddy. And being a good husband. Kahit hindi ko siya malambing. Malambing siya pag kami dalawa na lang. Ayan, so. Alright, so. Bili na. Oh, yan. Magkakaroon daw siya ng sariling channel. Abangan natin, ha? Mag-care. So, yan. Mas magaling siya sa akin dito. Kaya, abangan natin yung channel niya. Baka mas magiging okay. Tapos mas marami ba yung viewer, no? Oo. Tutulong ko sila maging safety. Yung mga napkin na natikit. Risky yun. Yung mga, di ba? Yung mga ginagamit niya. Mga organic.
Basta, marami akong alam niya. Okay, sige, abangan namin yan. So, thank you sa pagsama sa aking channel at sa time na binigay mo kahit parang lungkot na lungkot ka sa pag-vlog natin na ito. Pero ayan, nag-enjoy ako kahit ganyan siya. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako. Mukha lang hindi. Hindi siya makangiti parang, ay, hindi ko maintindi ako, ba't ayaw niya humiti. So, anyways, ayan po, maraming salamat sa mga sumabaybay dito sa aking vlog for today. And please, guys, do subscribe to my channel kasi sobrang dami ko ng video, hindi ako masyado nag-invite na mag-subscribe kayo. Pero ngayon kasi, nag-i-email na sa akin si YouTube, okay na ang watch hour ko, subscriber na lang. So, yan, tulungan niyo ako na paramihin yung subscriber ko. Kasi lili mo pala yung subscriber niya. Hoy, mahiya ka. May 250 na ako. Ang hirap no, nigapang niyo. Pag hindi kayo wala kayong kilala, hindi talaga gagapang ang inyong channel. And yung akin, pinapanood siya. Pinapanood talaga siya na pag nag-upload ako. Yun nga lang, hindi nila nalalike. Hindi nila nasusubscribe. Ayan, so, thank you for watching my video. And please do subscribe to my channel, Mariel Tolosa TV, and hit the bell button para po ma-notify kayo every time I have new videos. Bye!